May transcripts na yun ang sinabi niya. So di ba confession yon? Inaamin niya yung full and legal responsibility. So malinaw sa akin na ito ay malakas na ebidensya at malamang nakakasiguro na ako na alam na yan ng ICC. So kasama na yan sa kanilang pag-assess ng ebidensya at malakas po yan kasi under oath yung mga pang-amin na yon. Ma'am Yumar, last question lang po from me. Ma'am Yumar, sa admin, consistent naman na hindi makipag-cooperate sa ICC. Pero may change in the air. Exactly. Kasi nakita natin that PS is actually now using the rhetoric of the DOJ na hindi makipag-cooperate pero hindi pipigilan yung Interpol. At saka, what does it say? At saka it was triggered kasi ng mga sinabi ng dating Pangulo na bilisan nyo na, ICC, punta na kayo dito o kaya akong pupunta sa dahig basta meron akong pamasahe. Diba? So, that was triggered. So now, since nakita siguro ng Malacanang, ng DOJ, na ito na yon, pwede na. Kasi siya mismo, inahamon na niya. Hindi na tayo mahihirapan sa pag-i-insist sa posisyon natin na walang jurisdiction. So that was a trigger. Parang, you know, nagbigay ng go signal, siya mismo galing na pwede na na makipag-cooperate, hindi haharangin ng gobyerno, lalo na pag i-implement na ng Interpol yung warrant of arrest. Thank you. Senator, last na po, kanina lang po may gesture si former President na susuntukin kayo. Your reaction to that, Senator? Actually, hindi ko po yun nakita. Kasi nagsumasagot ako noon, di ba? Hindi ko nakita. Until may dalawa o tatlo sa akin nag-message. Nakita mo ba yon? Na para kang, you know, yung gano'n. So, parang, and then, meron pang isa na nagpadala ng video mismo. So that was so unbecoming. That was offensive. Kasi talaga namang wala siyang any sense of decency. Ang tawag dyan, bankruptcy, indecency. Na wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos gano'n ang reaction niya. At isa pa pong tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Thank you, Senator. Ingat pa.